Okay, so welcome mga ka-speak up sa ating bagong episode. Kanina lang ay nag-post sa kanyang Facebook itong si Matthew Marcos Manotok, anak ni Senator Amy Marcos at Governor ng Ilocos Norte. Okay? So basahin natin ang kanyang post. Alright, so ito na. Good afternoon, Kakailien. Kakailien in Ilocano means mga kababayan. Okay? Kababayan. At sabi niya rito, I'm very saddened by the recent statements of our dear VP Inday Sara Duterte. Sobrang paghihinagpis. Labis na kalungkutan. Dito palang ramdam mo na parang sinasabi niya na wala namang matinding dahilan si VP Sara para gawin yun. Na tila di siya aware sa mga panggigipit na ginagawa ng kanilang pamilya sa mga Duterte. Para magalit ito ng ganon-ganon. Patay mali si Gob sa political harassment laban sa pamilyang nagbigay daan para makabalik sila muli sa highest seat of power. Okay? Or in Tony Gonzaga's words, ay makakabalik na din sila sa kanilang tahanan. Wow! Ang Malacanang. O diba? Kaya pala pinarenovate ang presidential residence sa Malacanang kasi pag-aari naman pala nila at bumalik lang sila from a very long vacation sa Hawaii. Nalungkot si Gob dahil may umaapi na naman sa kanila. Biktima na naman sila. Pambihira to, di ba? Right, tuloy tayo. Most of all, I was shocked to hear that Senator Amy R. Marcos was included, as Senator Amy has been a loyal friend and supporter to Sara for many years. Nashock ka. Bakit nasali ang mami mo dito? Kasi nga naman ang sabi nga ni Sara, kapag di kayo tumigil at ang kausap niya sa group chat ay si Amy, ginawa nyo namang parang bata si Inday na di mag-iisip na may kinalaman ang nanay mo sa nangyayaring panggigipit sa mga Duterte ngayon. First of all, she orchestrated the BBM Sara team up. Gusto niya na makabalik sa highest position of power ang Marcos. Ba't ko nasabi yan? Kasi nung kinausap niya si Sara, VP agad ang gusto niyang takbuhan ni Sara. Kahit kita naman sa mga surveys, consistent top choice si Sara para sa 2022 presidential race. I mean, she could have approached like, Sara, since malakas ka naman sa survey, ikaw na mag-president at si BBM ang vice mo. Pero hindi, di ba? Your mom has been loyal for so many years. Di kaya dahil may nakita itong huge potential sa mga Duterte na pwedeng makapitalize for the sole purpose of getting BBM to Malacanang? Or baka nga talagang gusto niya makipagkaibigan. Friends with benefits, kumbaga. At nangyari nga, di ba? Kung loyal talaga ang mom mo kay VP Sara, dapat vocal siya sa mga panggigipit laban kay Sara. Madalas, gumigit na lang siya eh. Ika nga, namamangka sa dalawang ilog. Kaya yung pakikipagkaibigan niya at pagsuporta kay VP Sara ay maaaring part ng isang grand plan para sa pagbabalik muli ng Marcoses sa Malacanang. Right, tuloy natin. In my few interactions with VP Sara, she was always friendly and professional. It's very disheartening to see her making things personal. As many say, this is just politics. Si Sara pa ngayon ang namimersonal. And this is just politics? Really? Napaka-naive naman kung ganun. Politika lang ang lahat at dapat di ma-involve ang puso, ang emosyon? Ganun ba? Kahit sinisira na ang pagkatao mo ng mga mismong taong tinulungan mo, binigyan mo ng tiwala, binigyan ng napakalaking pabor, ipinaglaban para mabigyan ng dignified burial. After ng 2-3 dekada, ang hindi payagang mailibing sa sariling bayan ang tatay mo o ang lolo mo, napakalaking kahihiyan sa pamilya at angkan. Hindi lang sa harap ng bayan mo, kundi sa buong mundo. Pero ang lahat ng yun ay nawakasan
dahil sa isang Rodrigo Duterte na may political will. At ngayon, ang ginawa ng administrasyong ito kahit nag-uumapaw ang positibong reaksyon ng taong bayan sa war on drugs, pinipilit ng Marcos administration sa pamamagitan ng Huadcom na dating puring-puri ang drug war, lalo na ito si Ace Barbers na may AJK at dapat usigin si PRRD at posible pang ipaubaya sa ICC. Di ba napaka-ingrato at sasabihin mo this is just politics? Nope. This is but betrayal. This is all about power. Kaya sobrang sakit ang nararamdaman ni Inday para sabing huhukayin ang bangkay ng former dictator at itapon sa West Philippine Sea. Anong dahilan? Para personalin kayo? Tinulungan kayo? Tapos personalin kayo? Nakita niyo ang sobrang galit? Dahil pinagtutulungan siya ng oposisyon at administrasyon. Diba sa House, yung inquiry na yan na in aid of persecution, pinagtutulungan siyang makat ang budget niya ng dihamak higit pa sa kalahati. Sa dami ng may confidential funds, siya lang talaga, siya lang ang iimbestigahan, iniimbestigahan. Noong 2025 budget hearing para sa Office of the President, walang tanong-tanong, aprobado agad. Maliwanag na hindi lang pinolitika, pinipersonal pa si Inday at mga Duterte. Inuubos ang panahon sa hearing imbis na pagtuunan ang real issues ng bansa. Food insecurity, parang yung administrasyon din, insecure. Pasurvey ng pasurvey. For what? Real issues ang dapat pagtuunan, di ba? Kagutuman, rice shortages, despite billions and billions of funds, ay problemado pa rin. Lalo pang pataas ang pataas yung aangkating bigas sa 2025. From 2019 to 2024, ay every year ay may 10 billion na budget yan para makabili ng bagong makinarya, tulong at financing sa mga local na mga farmers, training, saan na naman napunta ang mga pondo na yan. 5 years. So that's 50 billion pesos. May iwasan na dapat o mabawasan ang pag-angkat para matulungan ang agrikultura natin. Pero ano nangyari? Pataas ng pataas pa ang volume ng aangkatin sa 2025. So anong kalokohan ito, di ba? Inflation, corruption, talamak na droga at krimen, mga nawawalang bata. Itong latest may kinidnap na American sa may Zamboanga yata yon. Napakadaming problemang dapat pagtuunan. Pero ano ang ginagawa? Puro political ambition. Ayuda in aid of 2025 midterm election and of course 2028, yan ang ultimate goal. Saangkan nyo pa din mapupunta ang Malacanang. Yan ang ibig sabihin, this is all politics. Matapakan na ang matapakan. Regardless kung tumulong ito sa pagpapalibing at pagbabalik ng Marcos sa Malacanang, walang kaikaibigan. Politika lang. So, tuloy. I am reminded of a Martin Luther King Jr. quote. Darkness cannot drive out darkness. Well, only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Napakaganda ang quote. Napakaganda. Ano ang purpose ng pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay Marcos Sr.? For national healing. Diba? Anong ginawa ng mga Duterte? Dinadrive nila yung darkness. Dinadrive away ang darkness. Through national healing. Through allowing your dead be given a dignified burial sa libingan ng mga bayani. Kahit na sa mga napakaraming hadlang. Pero itong ginagawa ng Marcos administration, binubuhay nilang muli ang pagkawatak-watak. Ang pagkagalit-galit ng mga Pilipino. Binabalik muli ang darkness, ang dark days sa bayang ito. Ang hate ng tao sa uri ng gobyernong walang pakialam sa tao. Dahil ang lahat
ang lahat ng ito ay politika lang at hindi personal para sa inyo. The last line, I hope VP Sara finds peace and we wish her well. How sweet, how sweet. Pero ito lang masasabi ko, tama na ang BS, BS, BS. At ang pinakahuli kong message, pakisabi sa tito mo na mag-search ng tutorial sa YouTube kung paano maging presidente.